Tayo po ay magsiluhod bilang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Punchin. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Binigyan niya ng takda ang lahat. May takda ang pagbuo sa sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. May takda ang pagluwal. May takda ang kamatayan. Sadya nga ang lahat ay may takda. Kaya't kung tuwirang kayo'y kumikilala sa Ama, itakda niyo sa puso niyo laging siya upang sa gayon ang lahat ng kanyang plano maging maganda at mabuti para sa inyo. Sapagkat hindi makasasama ang plano niya, lahat ng kanyang pinapangyari, may ibig sabihin siya, may plano siya, may gusto siya upang mapabatid sa lahat ng mga anak niya. Sino siya at ano siya, kilalanin niyo siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa unang aklat ni Samuel, nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalaway si Abias. Sila'y nagsilbing hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring namumuno sa amin, tulad ng ibang mga bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila noon pa man, mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin niya sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawin kanyang anak. Mga kawal, ang iba'y sasakay sa kanyang karwahe,
pandigma, karwahing pandigma, ang iba namay sa hukbong kabayuhan at ang iba namay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para libo-libo, sa lima-limampo, ang iba'y nagpagtatrabaho niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Binabaybay sa inyo ang mga kaganapan sa una upang may basihan lamang kayo na ang pangarap ng Ama ay di pangarap ng tao. Ngunit ang lahat ng gumugusto tutupad sa Kanya, matutuntun nila ang kalooban at kagustuhan Niya. Mapapakita Niya ang hiwaga at himala Niya, mapapatotohanan ang salita Niya'y buhay at makapangyarihan. Hindi nga ura-urada pagdaka, eto na. Ang lahat ng wika Niya'y eto na nga, masisilayan na. Subalit sa mga nagbabata, sa mga nagtitiis, mga nakikipagtotoo, mga makakakita sila ng marapat at dapat. Mga mahal, sino nga ba ang maghahayag at mag-uulat ng katotohanan yamang wala namang nakasilay sa kaganapan noong unang panahon? Sa makatwid, ang kaganapan noon at kaganapan ngayon na babaybay at binabaybay ng espiritu ng katotohanan upang may matutunan at mabatid ang mga anak Niya sa kasalukuyan. Sino nga ba ang magtitiwala sa sinasabi ng kanilang kapwa? Lalo't higit kung hindi nila kayang unawain at wala silang pangunawa. Ngunit kay papalad ninyo, natigib ng unawa at nabuksan ang pangunawa nyo dahil sa pagnanasan ninyong kamti ng kalooban ng Ama at sumunod kayo sa kagustuhan Niya. Kahit sanda ko may mga lingkod, iba't iba ang paglilingkod, iba't iba ang pagtupad. Kahit sanda ko naroroon ang Ama, naroroon ang Kanyang Espiritu. Subalit, kung saan nga ba Siya, sa dakong naroroon Siya, naroroon din ba ang kalooban ng mga anak Niya sa Kanya? Mapapalad kayo sa oras at araw na ito na naririto kayo nang damdamin Niyo Siya at nasa Kanya ang kalooban Niyo at minimithin ninyong makaunawa sa kalooban at kagustuhan Niya. Tandaan ninyo, mahirap man paniwalaan ang lahat ng sinasabi Niya sa mahirap na Kanyang sinabi para sa tao na ito'y patupad at ipaganap. Kapag nagaganap na, nasasabi ng mga tapat at totoong mga nakipag-isa sa Kanyang Espiritu o kay buti Niya, kay dakila Niya, totoo at tapat nga pala Siya. Kaya magalak kayo, mga mahal ko, sapagkat hindi huwad na Espiritu ang sumasa inyo. Matuwa nga kayo, mga nakikipag-isa sa dakong ito, sapagkat buhay ang Espiritong tatanggapin kayo. Magtuwa nga kayo, kayong mga nagmimiting paglingkuran ang hindi nyo nakikita, sapagkat patototohanan Niyang hindi sayang ang ginagawa nyo. Magalak nga kayo't matuwa sa bawat araw na nagmimiti kayong maglingkod sa Kanya, sapagkat alam ninyo, hindi tao Siya. Magalak nga kayo at matuwa, sapagkat bawat pinakikitungo nyo alang-alang sa Kanya, pakikita naman Niya sa inyo kung anong mainam na ginawa nyo, mainam na ganti, higit pa ang kakanti nyo. Mapapatotohanan lamang buhay ang nangusap kung ang mga tumalimang buhay din na nagtitiwala sa Kanya'y tapat.
habang pinakikilala ang katapatan sa kanilang puso, ay pinadarama na papatotohanan ang nangungusap sa kanila ay tapat din at dihuwat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, bawat araw ang tao'y nakikinabang. Ngunit, makikinabang nga ba ang lahat? Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagapaggawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta gusto namin magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito'y, pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kani-kanilang bayan. Ang nagaganap noon ay nagaganap din ngayon. May mga taong pinipili at pumipili sa kanilang kapwa para italaga nilang ganito at ganyan. Sapagkat nilolobyo ng ama, upang kapag nakatalaga na sila at nangangasiwa na, makita nila yung tinalaga nga ba nila ay pinili ng Diyos sa kanila. Mapapalad ang mga nakipag-isa sa kanya at ang pinili ay siya. At lalo nilang mapapatotohanan kung paano kumilos siya sa buhay nila, yamang siya ay totoo at tapat kanino mang tao. Mga minamahal, maraming tao ang mareklamo sa buhay, mareklamo sa kapwa nila. Marami ang sulsulbaga. Ngunit mapapalad ang mga hindi nakiisa sa hindi tama. At naghintay sila ng tamang takda ng Ama sapagkat umaasa sila sa Kanya at kinikilala siya. Mapapalad kayo, mga minamahal ko, na sa dambana ng puso niyo siya at patuloy niyong inaasahan at inaasamay siya sapagkat may takda nga ang lahat para sa inyo. Magalak kayo sa mga pinagdaraanan niyong pinatatag at pinatitibay kayo ng Ama sapagkat sa bawat pagpapatatag niya sa inyo, napapatotohanan buhay siyang tinatanggap niyo, buhay siyang kinikilala nyo, buhay siyang pinananaligan nyo, buhay siyang pinaglilingkuran nyo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Sarap matulog, ano po?
sarap nung hangin, ano? Simple pa lang yan, lamig na yan. Paano kung snow? Naku, doble-doble damit. Doble-doble. Pati sapatos, medyas. Boots, ano? Ngunit, kung inyong pagninilayan, ganito pa lang panahon, ay may giniginaw na at mayroong hindi, ano? Mayroong malakas ang lamig, malakas ang katawan sa lamig. Meron namang malakas ang katawan sa init. Meron taong mahina sa init, meron taong malakas sa init. Meron naman taong malakas sa lamig, mahina naman siya sa init. Buhay ba ang Diyos? Maganda siguro yung gradual lang na, pantay lang. Pwede ka sa malamig, pwede ka sa mainit. At kaya, pag tumataas ang presyo ninyo o tumataas ang sugar ninyo, kailangan gradual din ang pagbaba niyan. Hindi bigla. Eh yung iba, sabi nila, naku, tumaas po eka ang presyon, eh kailangan eka ay bumaba. Pinainom agad ng maraming, ano, para eka bumaba bigla. Eh nung bumabang bigla, nanginig naman. Nangisay. Eh ba't po ba yan nagkaganon? Eh nabigla eka ng pagbaba ng presyon eh. Oh, mataas eka diabetes, kailangan eka ay bumaba ang diabetes. Eh, biglang bumaba rin naman ang diabetes. Ay, ba't eka nagkaganon? Eh, bumaba eka bigla ang diabetes. Alam niyo po, kahit nga yung mga nag-aral eh, hindi nila alam kung paano yung pagbaba ng sugar niyo at pagbaba ng inyong dugo eh. Kung nakikita ba nilang bumababa yan? Hindi. Nililimitahan nila. Sa pag-aaral nila, binibigyan kayo ng mga gamot para limitahan nilang unti-unting pababain. Ngayon naman, pag bigla naman halimbawa, bumababa na bumababa, eh tamad ka naman. Eh magaling ka. Oh, eka, nag-insulin naman eka ako. Okay lang eka yun. Kakain eka ako ng ano. Nakaiwas nga siya dun sa diabetes niya, sa cardiac arrest niya. Hindi. Mga minamahal, ang tunay na buhay ay sa Ama. Sa Kanya niyo lahat ihingi ang kapangyarihan na kayo ay habang nabubuhay, bigyan ng tapang, bigyan ng lakas ng loob, na huwag puro takot na lang kayo sa inyong sakit. Tulad ng namatay na yan, ginagamot siya sa sakit sa puso, ilang beses siyang na-hospital o na-disgrasya. Hindi yun ang ikinamatay. Ganyan lang ang buhay, mga mahal. Kaya pag nilayan ninyo ang buhay, ngunit kapag inisip mo naman ang kamatayan, magkakatakot ka, tama ba? Kaya kapag inisip nyo naman na baka mamatay na kayo, matatakot na kayo. Kaya hindi nyo rin dapat isipin, kundi ang dapat isipin ay sino? Ang Diyos pa rin. Lagi nyo tatandaan, sa Kanya kayo magtiwala, sa Kanya kayo humingi ng tapang, sa Kanya kayo humingi ng lakas, sa Kanya kayo humingi ng pangunawa. Sa gayon, ang lahat ng ginagawa ninyo, lahat ng magagawa ninyo, Siya ang magbibigay lakas upang ang lahat ng ito ipaunawa at maunawaan ninyo. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, bakit ka nga ba makikinig sa kapwa mo? Ipanaig mo yung kalooban ng Ama sa'yo. Kung ano yung kalooban niya, na hindi ka naman naglingkod, hindi ka naman ang gamot, kung hindi sa Kanyang kaloob eh. Kaya kung tunay na Siyang nagkaloob sa'yo, kung tunay na Siyang nagbahagi sa'yo, pinabahagi niya sa'yo kung anong dapat gawin mo. At kapag di mo naman sinunod, paano niya mapapatotohan ang
May gagawin siya sa ginagawa mo dahil siyang nagbabahagi dito. Kaya kailangan sumunod ka. At sa pagsunod mo naman, hindi maaring ura-urada pagdaka eto na. Kaya kayong mga sumusunod, kayo rin ang nasisiyahan kapag nagaganap na yung pinagtagumpay kayo at nagtagumpay kayo sa mga sinunod ninyo. Tama ba? Kaya ganyan na lamang na ang mga lingkod ay may pinaglalaban at napagtitibay dahil doon sa pangyayaring may Diyos silang nakababatid at nagpabatid at nagpatupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Marcos, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roon noong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niyang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad ng mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad sa mga tao na makasalanan," sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kagad, nuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroon ay namangha. Sila ay nagkuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailanmay hindi pa kami nakakita ng ganito." Kailanman ay hindi pa sila nakakita ng gayon. Ngunit, sa pagkamangha kaya nila'y humanga nga sila. At sa paghanga kaya nila, sila'y kaya'y naniwala na. Di pa rin, katulad sa dakong ito, hindi lahat ng nakakakita na, ay, nakapagsalita na siya. Ay, gumagaling na sugat niya. Nagising ba sila lahat sa katotohanan? Mapapalad kayong wala pang nakikita, ngunit nagtitiwala na kayo. Wala pa kayong nakita, ngunit tinanggap niyo na ang magbibigay ng paghihiwaga sa buhay niyo. Magalak nga kayo, sapagkat di kayang gawin niya o ng tao, ngunit ang di niyo nakikitang Diyos Espiritu kayang gawin kung anong marapat at makakabuti kaninuang kanyang mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Napakasarap na kamatayan ng gayon. Napakasarap yung wala ka ng kamalayan. Idaliw pa yung pamilya bago nakitang
wala na pala. Tatakasan pa kayo ni Aneka. Ayan, natakas. Dahil buhay ang Diyos, dakila talaga siya. May kayo lahat, wala pang mamamatay sa inyo ngayon. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Diyang napakabuti ng Ama. Opo, sa una'y hindi mo mapapaniwala ng mga kwento, ngunit kapag nakikita mo ng mga kwentong totoo ng istorya ng Biblia, sabi ng tao, amazing. Ho, kamangha-mangha, eka. Pero namangha kaya sila para magbago? O, namangha dahil humanga lang sandali, pero sa Diyos di humahanga. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Lagi niyong tandaan, may imposible ba sa Kanya? Kaya, alin eka ang mas mahirap? Ang sabihin pinatatawad sa Kanyang mga kasalanan o bumangon at bitbitin ang Kanyang higaan? Sa tao'y pinakamahirap lahat yan. Walang madali at magaan doon sa dalawa na yon. Ngunit may mahirap nga ba sa Diyos na taglay ng Kristo? Ay banal na Espiritu? Kaya kayong lahat, may mahirap bang ipangyari ng Ama sa buhay ninyo kung tunay na siyang nasa puso nyo? Wala. Kaya manalig kayo, magtiwala kayo. Kapag dumarata sa inyong takot, siyang lakas at tapang nyo. Kapag nawawala ng pag-asa, siyang pag-asa ninumang tao. At kapag nanghihina kayo, siyang lakas nyo nga at tatag. Sapagkat siyang lahat, siyang buhay. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Kumusta ka na, anak? Nagiginhawahan ka ba? Iba't iba nga lamang kayo ng sakit, ano? Katulad niya, iba sakit niya. Ikaw, iba sakit mo. Pero alam mo ba, parehas na mahirap yung sakit niya eh. Pero kung siya'y nabubuhay pa sa ngayon at malakas siya at gumaling siya sa kanyang nararamdaman, eh, ikaw rin kung di ka pa susuko ka na ba? Gusto mo pa? Ano gusto mo? Mabuhay. Ayun. Masaya ka ba sa buhay mo? Talaga? Paano kang masaya? Ayan. Bilang tao, nagtatanong si Apo Kunching, no? Ngunit, siyempre, doon, alam niya yung kasaysaya mo at nakakasaya sa'yo, no? Mabuti ka. Mapalad ka. Nakikita mo yung mga pamangkin mo, natatawa ka, natutuwa ka, masaya ka. Yung iba, yung nakikita yung pamangkin nila, lalo pag magulaw. Ay, mga buwisit kayo, eka, umalis na kayo dyan. Ano? Ginawa pa nilang buwisit. Masama po ba yung salitang yon? Ha? Nabubusit eka ako. Eh, saan ba nagmumula yung galit? Saan nagmumula yung galit? Ulitin mo yung sinabi ko. Kaya wag kang mabubusit, ano? Kasi magagalit ka eh. Maiinis ba? Kapag naiinis ka, yun ang tawag dun. Naiinis. Magandang termino. Ibahin natin ang salita. Inis na lang. Naiinis. Naiinis eka ako. O, yung pagkainis mo na yan, pag hindi mo tinigilan yung pagkainis mo na yan, papunta na yan sa galit. Kaya, kayo, naiinis pa lang, bawiin na ninyo. Matuwa na kayo, hindi kayo magalit. Buhay ba ang Diyos? Nakakainis eka. O, binibiro-biro mo yung salitang nakakainis. Eh, mamaya yung biro-biro mong nakakainis na yan, tutunay galit mo eh. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Kaya kayo, huwag niyong binibiro-biro salita dito na inis dahil naririnig lahat yan. Ano? Kaya,
Ano, natutuwa na kayo? Yan. Dahil yung nakakatuwa, eh sadyang nakakatuwa nga. Ngunit maraming tao, yung kinatutuwa ng kapwa nila, kinaiinis naman nila. Bakit kaya ganun? Ano ba, Eka, napapala nyo doon, punta kayo ng punta? Iba kayo, Eka, nagsasawa? Ay, ba't sila naiinis? Ikaw naman, tuwan-tuwa. Kaya kung papaano sila'y naiinis, ikaw naman, tuwan-tuwa, sino talo? Kaya, matuwa kayo, huwag kayo mainis. Buhay bang Diyos! Sapagkat, ang inis, nagsisimula sa kasalanan. Dahil kapag naiinis ka na, nagkakasala na isip mo. Kaya kapag nagkakasala na isip mo, nadudumihan na isip mo. Nadidimlan na isip mo. Dumudumi na, nadidimlan na, kaya gumugulo na. At kapag nakakadama ka na ng alingas-ngas, inis na inis ka na, galit na yun, hindi na inis. Boy bang Diyos! Kaya yun ang dapat na pinipigil. Kaya binigay ang salitang pagtitimpi. Kung nariyan ang pagtitimpi, wala yung inis. Kapag wala ang pagtitimpi, inis nandyan, galit nandyan, kasalanan nandyan. Paano papasok ngayon yung magpapabanal sa'yo? Mananahan ba siya sa'yo? Inis na inis ang puso mo? Nagngingit-ngit ang isip mo? Kaya sino na sa'yo? Ayaw mo naman tanggapin, nasa demonyo ka. Eh, ano sasabihin sa'yo? Nasa Diyos ka? Aba, ginawa mo naman sinungaling ang Diyos mo. Ginawa mo naman masama ang Diyos mo. Kaya habang sinasabi mo, nasa Panginoon ka, ngunit yung ginagawa mo ay wala sa Kanya, nagkakasala ka. Buhay ang Diyos! Pag mo dayain siya, pag mo siyang lukohin, sasabihin mo, nasa Panginoon ka? Kasama ng ginagawa mo? Ang masakit sa kapwa mo, ginagawa mo? Gusto mo ikaw lang mainis? Dahil ikaw lang ang nakakagawa ng mabuti? Aba, yun taong manhid. Kapag binigla mo ng tapik, maaari makadama. Kaya, huwag kang mamiyasa. Napapabayaan ka na lamang. May hangganan na lahat. Kaya lagi niyong tatandaan, pag niyong iniinis ang mabait, pag nagalit yan, patay ka. Tama ba? Opo, huwag niyong iniinis ang Diyos. Dahil ang huling hangganan ay siya. Ang huling kahatulan ay siya. Kaya siya sa kanyang kabaitan, huwag niyo siyang iinisin. Aliwin niya kayo, aliwin niyo rin siya. Buhay bang Ama? Eh bakit, Eka, nagagalit ba ang Diyos? Nako naman, pag di nagalit ang Diyos, nako naman. Kaya nga nung nagalit siya, nagbitak ang lupa eh. Kaya nga nang nagalit siya, umapaw ang lupa eh. Ngunit dahil sadyang mapagmahal siya at mahal niya ang tao, nahabag siya, naawa siya. Ang sabi niya, di niya nawawasakin ang mundo, ngunit may pasubali. Mananala ako. Hahatulan ko kayong lahat, anak ko. Kaya paalala sa inyo, huwag kayong pakakasiguro sa araw-araw na ginagawang alam na ng Diyos yun. Alam niya na nga ang mali ka. Kaya baguhin mo yung lagi mong terminong alam na ng Diyos yun. Eh, ba't sinasabi mo pa siya? Ayaw niya sa lahat yung ginagamit mo siya sa kasinungalingan mo. Sabihin mo na lang, oo, tinatamad pa ako eh. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kapag napagtanto na ninyo at nagkaroon kayo ng unawa sa mga banal na salita, alam ninyo, ang ketong ay napakalmang sakit sa balat. Ngunit, sa pananampalataya lang sa isang salita'y gumaling ang ketong.
ninyong mula pagkabata at pagkasilang ay bulag na sa isang salita lang nagliwanag ang mga mata. Alam na nga ninyong si Lazaro ay patay na, nabuhay pa. Gawin ninyo sandigang bato ang walang katibagan na di matitibag ninuman at lahat ay maaaring sumandig na di kukulangan ng lakas. Kundi lahat kayo'y humingi ng lakas, kaya niya kayong bigyan lahat ng kanyang kapangyarihang lakas. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, oh, alis ka na niyan, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Tanda ninyo, anumang uri ng sakit, kapag hindi nakuha sa isang uri ng gamot, may ipapalit pa. Kapag di nakuha sa isang uri ng gamot, may ipapalit pa. Ngunit kapag ginusto namang kahit walang gamot, gagaling ka talaga. At tanda ninyo, kung ginagamot kayo sa damdahon at may pinainom sa inyo ganito, hindi lang isa ginagamot sa inyo. Pag binigyan kayo tungkol sa diabetes, kasama'y pantog nyo dun, kasama'y bato nyo dun, kasama prostate nyo dun, kasama bitukan nyo dun. Cleansing nga eh. Kaya lang, di lahat niya'y tatalam. Sapagat di naman lahat ay naniniwala.
Hindi rin masamang uminom kayo ng gamot. Kaya lang, suriin nyo rin. May maintenance ka? Opo. Ilang taon na? Naku po, 20 taon na po, Eka. Ano? 20 taon hanggang ngayon, iniinom mo pa yon? Eh, opo. Eh, ba't anong nabago doon? Nang ibahin. Iba na po, Eka, iniinom ko eh. Sindi na tumatalab eh. Hanggang sa mamatay ka yan, lagad din na itatalab. Eh, bato naman ang apektado dyan eh. Galit ba kayo? Si Kunchi hindi sasabihin yan, wala siyang alam. Kahit kailan dito sasabihin ni Kunchi, wala siyang karunungan, wala siyang kaalaman. Ano ba malay ni Kunching sa iniinom ninyo? At ano ba malay ni Kunching sa papainom sa inyo? Wala siyang alam. Ngunit, sampalin niyo siya kung di totoo sinabi sa inyo. Sulong, magsampal kayo. Sumampal kayo. Yung mataas na ang level ng taon ng kanyang maintenance, tayo at sampalin niyo siya. Mamahal, ang tinutuwid sa inyo, ang tinatama sa inyo, yung kumilala kayong matapat at araw-gabi magtiwala kayo upang araw at gabi sa di nyo namamalayan, lumalakas kayong lahat. Sapagkat ang nagpapalakas sa inyo ay una nyong kinikilala at pinaniniwalaan, hindi ang nilalagok nyong gamot, kundi ang magpapalakas sa inyong sakit. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya tumatalab ang iniinom nyo. Kaya nagbabago ang karamdaman nyo dahil nagtitiwala kayo sa nagpapagaling sa inyo at hindi kayo sa tao naniniwala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahana, nekkaramaniyahana, nekkaramaniyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Baka kasi tamaan kayo sa masakitire o pag tumama. Ay? O, pamigay mo sa kanila. Pahingi nga akong sandakot. Angel! Lika, Angel. Angel? Where is Angel? Sabi mo yan. Walking Angel? Ah. Yan. Tayo ka nga, Angel. Tayo. Tayo ka nga, tayo. Okay, tayo na, tayo. Tayo ka? Kailangan tumayo ka na. Halika. Halika, tayo. Ah, kunin mo daw yung mga nakano, malalaglag eh, malalaglag. Tayo na, dali na, tayo na. Okay, tatayo na siya. Okay, masarap ba? Wala na yata ang balat yung lechon. Bigyan mo nga sila, may konti pa. Gusto nyo ba ng balat na lechon? Sabihin mo sa kanila. Ha? Masarap ba? Ano, mamili ka na, oh. Pili. Ayun, isa lang? Oh, sige pa. Dalawa lang? Ah, tama na yan. Baka mabundat ka. Alam kong may magagawa. Oh, sige! Ano ngayon ang pagpapalit nyo sa gawain ito? Pera? Yaman? No way. Doon ako sa batang ito. Alam kong magagawa. Sa inyo na pera! Sa inyo na yaman, yun ang gusto nyo eh. Ako, sa mga gagaling na lang. Kaya, kung binibigyan nyo ako, bah! Nanghingi ba ako? Alam kong
magagawa ang ama. Pag pinahigit ko yung pera, pag pinahigit ko yaman, wala na. Di na ako makakakita ng ganon. Nakakalungkot naman. Yung pera hindi ko maisasamol para sumaya ako at papaypay ko. Pero yun, umaapaw sa puso ko ang galak. Alam kong ma. Kaya, iwanan niyo ako sulong. Iwan ang alam kong ma. Sapagkat kung mahal niyo kapwa niyo, magpakayo sa mga nakikinabang, hindi sa inyong sarili lang. Ang ama, alam kong may magagawa ang ama. Masarap ito. Manalik ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Magpahalaga kayo sa mga batang ito. Sa mga batang iyan, huwag sa inyong sarili, matatanda na kayo. Diba? Dito. Dito. Dito, dito. Oh. Oh. Sige, mabusog kayo. Oh, may sobra pa, oh. Yan. May sobra pa, oh. Oh, may sobra pa, oh. Ayan, sumabog na ang biyaya. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Okay? Pagka lagi niyong tatandaan, kung tunay na puso ninyo'y ama na at Kristo, sentido kumon mo, gagamitin mo. Papalit mo ba yun sa bagay? Sa buhay? Bagay? Buhay? Tao? Ayaw ng ama mapagkunwari. Kung tunay kang may pag-ibig sa puso mo, pahalagahan mo yung may-ari ng buhay. At pag nagpahalaga ka sa may-ari ng buhay, mapapahalagahan mo ang alam mong nangangailangan. At di mo'y pagpapalit ang sarili mong layaw ng katawan at kagalakan na ikaw lang ang masisiyahan. Ngunit, sa pagtalikod mo'y may duluha sa iyong ginawa. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sa pangalan ng Ama, maghari nawa sa inyo ang tunay na liwanag. Makamtan nyo nawa ang tunay na tuwa. Sapagkat wala, hindi siya magagawa. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tayo ka. Tayo na. Tayo ka na. Kaya na yan. Tayo na. Tayo na. Tayo, tayo na.
araw, hahakbang na si Angel, tatakbo na si Angel, wala na yung lechon. Pagpalain kayo. Tayo na! Mahal kayo ng ama, mahal niyo siya. Masaya ba kayo? Pagpalain kayo.